Welcome back mga kabady. So, kamusta kayong lahat dyan? Ngayong gabi, sinundo ko si Missy sa kanyang trabaho dahil mayroong binili si Missy sa SM Hypermarket na upuan. Yun yung nasa likod namin. So, gusto kong i-share sa inyo mga kabady, pakita sa inyo, lalong-lalo na sa mga espresso, Susoka espresso user na katulad namin. So, gusto naming i-share sa inyo, ipakita namin kung gaano siya ka-spacious mga kabady at yung capability niya pagdating sa mga kargahan na katulad nitong dining table nga or dining set na binili ni Missy sa SM Hypermarket. Sobrang, nung una, medyo kinabahan din ako kasi baka hindi mag-cash eh. Siyempre, nabayaran na namin. Alright, mga kabady. So, pinawisan ako mga kabady. So, ayan, may kapatid si Kopi dun sa likod. Ayan, yung orange. So, gusto ko lang ipakita sa inyo mga kabady kung gaano kagaling si espresso. No? Kasi kinargahan ko siya mga kabady ng apat na, isang ano, yung dining table mga kabady na may apat na upuan. So, napagkasya ko siya sa likod mga kabady. So, ayan mga kabady. No? So, ayan yung ano, sa may pinto natin. Right, ayan, naharangan na siya mga kabady. So, sa likod, dito nyo makikita kung gaano kapuno. Yan, nagkasya yung dining table natin mga kabady. Imaginin mo yon. Alright. Ayan mga kabady oh. Di ba? Napagkasya namin yan mga kabady. Apat na upuan tsaka isang dining table mga kabady. Mahaba yan. 120 centimeter. Or basta 120 yung haba niya. Ayan. Diba mga kabady oh. Kasyang-kasya sa loob. Alright. So, sa kabilang side, ganun din. Ayan. Ayan yung mga upuan niya. Right. Diba mga kabady? So, sulit na sulit talaga si Kopi. Sulit talaga yung espresso natin. No? Ayan. Right mga kabady. Ano? So, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano na ipasok ng mga namin, nang kasama ko yung mga bagger dyan sa hypermarket. Nakalimutan ko videohan kasi nag-focus ako kung paano ko may papasok yung dining table dito sa espresso natin mga kabady. Pero ang isang nakakatuwa nga mga kabady, ano, kasi napagkasya namin. So isang bagay lang na gusto kong i-share sa mga Susoka espresso user na katulad ko na talaga namang nakakatuwa yung ganitong klase ng sasakyan kasi yung advantage siya mga kabady na ipopold natin yung upuan sa likod. So, compare sa mga sedan na siyempre yung sedan magaganda naman yan pero ang advantage ni espresso sa kanya kasi nga na ipopold natin yung upuan sa likod. So, mas malaki yung pwede nating paglagyan ng kahit na anumang gamit natin sa likod. So imagine niyo na ipasok namin yung mesa ay yung dining table diyan sa likod mga kabady. So nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. At dahil nagutom na nga rin kami mga kabady, kaya hindi na namin pinalagpas yung pagkakataon na kumain dito sa Alona Silog House. Masasarap din kasi yung mga pagkain nila dito mga kabady. Imagine niyo isang rice lang ako. Bira lang to. Mga kabady, so dahil hindi ko na ipakita kung paano siya pinasok kanina, so ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya ilalabas. Dito ko rin siya pinasok mga kabady.
Buksan mo kaya sa likod. I'm sorry. Look at that. So, tinanggal ko nga pala yung upuan sa likod, mga kabady, kasi akala ko hindi siya kakasya. Pero kahit hindi na natin tanggalin, kasya pa rin yung mesa natin. May babagsak, ha? Hmm. My car. Let's go inside. Let's go inside. So, ayan, mga kabady, ano, nakita nyo naman kung gaano siya kahahaba. Sobrang haba nito, pero nagkasya siya, mga kabady.